Yo, what's up, Rap Guard in the house. Yon, dito na naman po ang bantay ng hip-hop at muli ay mga ngalkal tayo ng history na may history. History po ng isa sa mga old school rap group. Actually, sila ang first rap group sa Pilipinas. At ayan ang kasabayan ni Sir Andrew E. Pakilala naman kayo, mga kuis. Yo, what's up? Andy Love MD, Bass Rhyme Posse. So I just want to say thanks to Duke of Rap Guard TV for giving us this opportunity. So let's get this on. Jay. Yo, this is Jay Smooth. Maraming salamat sa kay Rap Guard. Like Andy said, thank you for giving us an opportunity para, you know, ma-interview mo kami. And stay tuned. Norman B. here. Norman B. Duke, Rap Guard, maraming salamat sa opportunity na binigay mo para ma-interview kami. Alright. Ano ang history ng BRP? History ng BRP, actually it goes way back, no? Early 80s pa, magkakasama na kami sa Village. We mentioned yung Rap All Parties or Rap Crew. Magkakasama kami diyan with Andrew, si Norm, me, and then several other friends. We started as a DJL mobile service. So, during that time nagpapatugtog kami ng different music sa mga house parties sa ibang events. Tapos we incorporated yung rapping doon sa service namin. So I remember during that time meron pang dala-dala lagi na drum machine si Andrew, tapos may mga set of microphones kami. So it was really early on na ang rap talaga hindi pa nag-iingay sa Pilipinas. Hindi pa na fully introduced. So I remember during that time magpe-perform kami with a drum machine. Magra-rap kami, tapos yung mga guests, yung mga tao medyo nakatingin lang sa amin eh. Na they're trying to wonder what's going on. So from Rap Crew, yun na nag-progress na Bass Rhyme, nabuo siya after Andrew released his first album. So Humanap Ka ng Pangit, so that was in 1990. Pagkatapos noon nakapag-release kami ng sarili naming self-titled album 1991 naman. And then lumawak na ang rap scene. Saan ang galing yung pangalan Andy Love, Norman B, and Jay Smooth? Sino nagbigay ng pangalan niyo na yan? Yeah, I'm Andy Love MD. So Andy of course is my name, tapos yung Love is derived from my last name. So, yung MD is because I have an affiliation with the medical field. Pero yung MD actually stands for Microphone Dominator. So, it was actually stated dun sa isa sa mga tracks namin nung 1991. It's called Play It Cool. So, MD stands for Microphone Dominator. Pero originally, ang name ko is Fresh Kid. When I was with Rock All Parties Crew along with Norman B. and Andrew E., formerly known as Rapmaster 40. Okay, Jay. All right, my turn. Ang nagbigay sa akin ng name actually, yung rap name ko is si Andrew. He named me Jay Smooth nung dancer niya pa ako and a hype man for his shows. And then eventually, it became Jay Smooth MC nung nagsimula na ako mag-rap and started recording with the Bass Rhyme Posse. Cool. Norman? Okay. So, ang original name ko kasi is Cool MC Norm. Si Andrew din ang bigay sa akin yan. Yan din yung ginagamit ko during Rock World Parties Crew time. So, pinalitan ko ng Norman B. Kasi mas madali siyang i-rhyme sa mga words at nung time na yun. Simple lang kasi mga MC names nung time na yun eh. Kung napapansin nyo, Andrew E., Francis M., Marky D., Michael D., right. Lady D., You know, stuff like that. Ano lang. Kaya, kumbaga parang uso-uso. Yung time na yun ang uso. Kaya ganun lang yung pinalit kong pangalan. Yeah. Yun lang. Saan galing ang pangalan na Bass Rhyme Posse?
Actually, prior to Bass Rhyme, nagsimula yan, ano, ang tawag sa amin is Pine Rhyme. So that was a name labeled to us by Andrew. So Pine Rhyme kasi we all hailed from different villages ng Las Piñas. So Las Piñas, Pine. Maybe just a little bit of trivia na hindi rin alam ng tao is Pine Rhyme started with 4 members. So kaming tatlo plus we have Manette. We have a female rapper na kasama namin during that time. It was quite short-lived, and then after that, nag-decide kami when naging exclusive na tatlong members kami, kaming tatlo, we changed the name from Pine Rhyme to Bass Rhyme. So the reason why we chose Bass Rhyme kasi siguro mas malakas ang ano eh, mas solid ang tunog ng Bass Rhyme compared sa Pine Rhyme. Mas hip-hop yung niya. Right, mas hip-hop ang dating eh. And at the same time nga na kasi Bass Rhyme, kasi naisip din namin na you know, which is the sound of a bass drum or a bass guitar, and then you add rhymes, then you can create a rap song already. So you know, it makes sense na okay, Bass Rhyme. Tama. Sino mas nauna, ang Rap Asia o ang Bass Rhyme Posse? Okay, question. Sino nauna, Rap Asia o Bass Rhyme? Answer, go, Andy. Okay, so para masagot natin yan, kailangan talaga natin balikan yung history. So kailan at saka paano nabuo ang Bass Rhyme? So as I've mentioned earlier, ang Bass Rhyme is a byproduct of Rock All Parties Crew. So 1986-87, nagra-rap na kami as a group noon. Of course, it was initiated by Andrew. Kasama namin si Andrew, and we're coming from the same village. So Norms and I go way back. Talagang matagal na kami magkababata kami ni Norman. We were friends even at you know, at 10 years of age. So unang na-discover si Andrew ng Viva RJ. So on the process na ginagawa yung album ni Andrew, Emil Quinto was interested in Norman na gawing solo rap artist. So Norman called me, sabi niya sa akin, "Hey Andy, instead of doing a solo act, kasi meron ng Francis M, meron ng Andrew E, I'm planning of putting up yung unang grupo." So sumali ko since we magkakasama na kami sa Rock All Parties. So we started performing in Andrew E's shows. Nag-guest na kami, nabuo na kami noon. Nag-guest na kami as a group, Norman, me, and Jay sa there's actually a radio station, merong isang na feature kami under ng WTM with Spintech. So actually, then after that, gumawa na kami ng album, ng track, not the album yet, pero gumawa na kami ng track. It's called Who's in the House, wherein we invited several of our friends from who raps. Tapos na nagawa namin yung track na yon. So noong mga panahon na yon, there was now a contest sa Music Museum which featured a rap contest kung saan ngayon dito na nakilala or nabuo ang Rap Asia, because they were formed after picking them out as winners. So yung Power Jam Music Museum event na yon, I remember, nandun si Andrew, he was the MC, tapos nag-perform pa sila ni Norman. Norman was beatboxing for Andrew. So kami as a group, nandun din kami. Although hindi kami nag-perform as a group, pero nandun kami, and we witnessed how Rap Asia was born. So we're quite fortunate kasi nung ginagawa na namin yung ano, yung mga iba-ibang tracks namin sa album namin, yung RJ Studios, recording studio, is located dun mismo sa RJ radio station. So we're fortunate to have early radio airplays kasi every time na meron kaming bagong natatapos na kanta, pinapatugtog nila sa RJ FM. So may airplay na agad yung ano, yung Bass Rhyme ng mga panahon na yun. Since we're under the umbrella of Viva RJ, hindi kami exclusive Viva, RJ really took care of us. So they allowed us to perform live. So sa mga clubs, sa mga live band venues na pag-aari ng RJ, they were the ones who even hooked us up sa mga ano, sa mga appearances sa mga TV, sa TV. And then maraming campus events. I remember may mga universities who would invite artists, tapos doon pinapadala kami ng RJ. So ang I remember ang lagi naming kinakanta noon was Let the Beat Flow,
Buhay Estudyante, tsaka yung love song namin, which is Ikaw Lamang. So, maybe it's this is something that I can talk about more comfortably now kasi it's been 29 years ago since nangyari to. Pero even though we're under Viva, Viva really wasn't promoting us. Hindi talaga kami pinopromote ng Viva. It was all RJ. RJ who was really helping us be out there. So Viva wasn't promoting us until we came up with two additional novelty songs. So buo na yung album namin, naidagdag na namin yung two novelty songs na yon, much to our hesitation na maglagay ng additional novelty songs. Pero dahil yun ang utos sa amin ng Viva, nilagay namin yung Wanti ang at saka Basura. So buo na yung album namin, hindi nire-release ng Viva. Na-hold yun ang na-hold until such time na pinromote na nila kami, tapos ang pinapromote pa nila sa amin sa TV was Wanti Anga, and then later on Basura. So yeah, nakapaglabas kami ng album, nauna kaming naglabas ng album, but it was really pushed on a later stage na sana it would have been out already months ahead. So technically, kung pag-uusapan yung pagkakabuo ng bass rhyme, yung pagkakaroon ng airplay, yung paglabas sa TV, yung paglabas ng album, technically it's fair to say nauna kami. Yeah. Paano nakapasok ang bass rhyme Pasi sa mainstream? Paano nakapasok ang bass rhyme sa mainstream? So para masagot natin yan, kailangan natin balikan yung history. So paano ba nabuo yung grupo namin? So as mentioned, meron kaming Rock All Parties crew na magkakasama dati. So that includes Andrew, si Norman, ako, and a few other friends. So kami ni Norman, we go way back. 10 years old pa lang, magkababata na kami, magbarkada na kami kasi we were raised in the same village. So anyway, si Andrew, siya yung unang na-discover. So nung na-discover siya, gumawa siya ng album. Ang self-titled ang first album niya is Sumanap Ka ng Pangit, na ni-record niya sa RJ Studios. But it was released under Viva RJ label. So ngayon meron dong isang track, and I don't know, I hope you've heard of it. Ang tawag doon is Live in Full Effects, which is a live performance by Andrew and Norman B. I think it's in Araneta Coliseum, right? So isinama ngayon ni Andrew yun doon sa kanyang sa list ng tracks niya doon sa Umanap Ka ng Pangit. So merong isang producer from RJ, his name's Emil Quinto. So si Emil Quinto, during the process that Andrew is making his album, narinig ni Emil Quinto yung Live in Full Effects, which is a performance ni Andrew tsaka ni Norman. Tinanong ngayon itong si Emil Quinto, who's that guy with Andrew? So sabi ni Andrew, it's Norman. He's a friend of mine. He's also a rapper. So naging interesado itong si Emil Quinto na makilala si Norman. Sabi niya, I want to make him another artist for Vivo RJ. So gusto ko siya makilala. So Norman showed up. Nag-usap sila ni Emil Quinto. And Norman had this idea na sabi niya, I don't want to be a solo artist. Meron akong kilala ng mga kasama ko from way back na mga nagra-rap din, I would like to form a group. So kasi during that time ang mindset ni Norman is meron ng Andrew E, meron ng Francis M. So para maiba naman, ayaw niyang merong single another individual rapper. So he wanted to form a group. So kinontak ako ni Norman, sabi niya, "D, sama ka, I'm putting up this group." Sabi niya na we're gonna be the first rap group for the rap industry. So ako, at the same time si Jay, who is also affiliated with Andrew, matagal na kilala ni Andrew, kami yung nag-form, plus si Manep, we started collaborating to form this first group, which initially we called Pine Rhyme. Tapos nung time na nagsimula na kami magsulat at saka mag-recording ng kanta namin, that's when we changed it into bass rhyme, cutting down the members into the three
sa amin tatlo, sa tatlong male rappers. So, yun ang ano, yun ang kwento nun. So, it's all Andrew who really introduced us to get into a contract signed under Viva RJ label. So, syempre, yun na, sinimulan na nila patugtugin yung mga kanta namin. Yung mga natatapos namin kanta, I remember, pinapatugtog muna nila sa RJFM. Kasi yung recording studio was located right at the radio station din. So doon, ini-interview nila kami sa RJFM, pinapatugtog yung ibang yung mga kanta na natapos na namin. Tapos, I remember ang una naming nilabasan na TV show na buo na kami as a group, as Bass Rhyme, was this late night show of Martin Rivera sa Martin After Dark. So, doon nagsimula. And then after that, nagdire-diretso na yung ano, nagdire-diretso na yung mga, yung pagtapos namin ng album, and then eventually, pinapatugtog na rin sa ibang radio stations, and then we're also guesting on different TV shows. Dagdag natin yung parang additional trivia about the album. Di ko na mag-explain kung paano. Okay, okay. Yeah, so sige. Since napapagkwentuhan na natin to, kikwento ko na rin sa inyo. Initially, nakabuo kami ng 9 songs. So ready na yung ano namin, ready na yung album namin. And it was all set to be released under Viva RJ label. Nagkaroon kami ng problema during that time kasi itong Viva, particularly yung boss ng Viva, Vic Del Rosario, nung pinakinggan niya yung tape namin, masyadong pure hip-hop, no? Nung mga panahon na yon, ang nagsisimulang maglabasan ng mga tipo ng kanta is mga novelties. So, nag-demand itong si Vic Del Rosario na gusto ko magdagdag kayo ng 2 pang kanta, pero in tune of novelties. Gusto niya yung mga tipong humarap ka ng pangit, mga ganon. So, we decided to come up with 2 other songs, yung Wanti Anga at saka Basura. So, I remember yung 2 kanta na yun, we were able to finish it in like what? 2 days or 3 days, the most yata eh. Ang sumulat noon ni si Norman, yung Wanti Anga talagang that was derived from jokes na alam lang namin. Tapos, isinulat na ni Norman yun, nabuo na isang kanta. Same thing with Basura. Nung sinulat niya, yung idea ng Basura, actually, nakuha lang niya yon kasi dun sa tunog ng garbage truck na dumadaan sa village namin. Tapos, nabuo na rin isang kanta. So, sabi namin, siguro, okay na yan as novelty entries natin. So, I think it's a known fact na medyo hindi kami masaya na yun ang mga ang naging career singles namin. Pero, yun nga, wala kaming magagawa kasi nung mga panahon na yun, ang major record producers ang ano eh, ang nasusunod. Yeah. As a matter of fact, marami kaming gustong gawin sa album namin, na ideas namin being hip hop you know, purists and at saka talagang dahil sa mga sa kaalaman namin tungkol sa rap music, na ayosin din ng Viva RJ. One of this is yung pagsasample, di ba? Gusto namin yung sample, yung sampling tsaka yung pag-create ng drum tracks. Meron kaming idea na gusto namin pero hindi nila sinusunod. So, yun ang siguro malaking pagkakaiba ng history back then. At saka ngayon, kahit na anong gusto mo ilabas, magagawa mo eh. Yeah. Kahit na anong tema gusto mong i-rap, pwede. Pero kami, dahil nga under kami ng isang major record label, silang masusunod. Kami, sumusunod lang din kung anong inuutos nila. So, anyway, to cut the long story short, nakabuo kami ng 11 songs. Kami, kung tatanungin nyo kaming tatlo, doon sa 11 songs na yon, meron talaga kaming gusto na sana yun ang naging career single namin. Unang-una na doon is Buhay Estudyante. Yun ang talagang unang-una na gusto naming lumabas, pero na ano yun, medyo na set aside. Dahil nga lumabas una, Wanti Anga, sumunod Basura, yung Buhay Estudyante nagkaroon na lang ng exposure yon sa TV kasi nag-decide si Andrew na magkakasama kaming apat, pinerform namin in several
TV shows. So yung mga nakikita niyong video na Buhay Estudyante with Andrew, yun yung time na first time na talagang pinerform namin yung Buhay Estudyante sa TV. So pero ang Buhay Estudyante is a bass rhyme track. You went straight to TV, pare. Never airplane. Oh, yeah. Kaya, totoo yun. Totoo yun. Kaya nga, nagpapasalamat din kami kay Andrew kasi talagang nag-ingay yung Buhay Estudyante. Mainly because, nakasama namin siya sa mga performances with that song. So, yun na. And then, lumabas na yung record namin with 11 songs, pero matagal yun. Ilang months kami naghintay na talagang alam namin ready na tong album pero talagang hindi nire-release ng Viva kasi nga gusto nila magdagdag pa kami ng 2 novelty songs. Paano na-involve ang bass rhyme pa sa rap music? Kasi di ba noon mas uso yung banda noon kaysa sa hip hop. Paano kayo napunta sa rap music? Andy? Ako personally, well, early 80s, actually follower ako noon ng mga new wave music, mga pop music. Yun ang during that time talagang very popular. Pero ang influencer ko talaga, ang nag-iisang influencer ko to get into rap music is none other than Andrew. So since we all live in the same village sa Las Piñas, I remember nanghihiram ako kay Andrew ng mga different vinyls niya. Yung mga iba-ibang plaka, iba-ibang tapes na that he's been getting from the States. So doon ako nagkaroon ng hilig sa rap music. When I started biting rhymes, and I remember ang unang-unang rhymes pa na binite ko was that song called The Message by Grandmaster Flash and Furious Five. So this is like a really, really old vintage music. I just started being fond with biting different rhymes hanggang sa yun nga pina-perform na namin sa house parties. Dati talaga pinakinggan ko, pero since ang hili ko talaga is magsayaw, nakuha ko ni Andrew ni Juice D, one of our buddies, common friend namin ni Andrew, si Juice D. Ni-recruit niya ako to be a dancer with Andrew sa grupong Ground Control. So, nagsimula doon, naging dancer muna ako sa New Wave, and then nag-evolve na ako sa hip-hop. Nakinig na ako ng mga rap music, and then I started writing and biting, and then yun na. Doon ang pinili ko na talaga is hip-hop. Ako naman, kasi yung family ko talaga mahilig sa makinig ng music. So lumaki ako, nakikinig ako Frank Sinatra, Johnny Mathis, Carpenters, you know. And tapos paglaki na, high school, yun na, nauso na nga yung New Wave, katulad nila, pinakinggan din namin yun. Tapos, nung nakasama na namin si Andrew, yun na yung pumasok na yung influensya ng pakikinig ng rap music. And just like these other two guys, doon na simula yung pag-memorize ng mga lyrics, ng mga rhymes. Tapos yun na yung binabite namin, yun na yung pag nagpe-perform, pati nga sumali kami na minsan ng mga contest, hinahalo namin yung mga rhymes na minemorize namin ng mga artist nung time na yun. Right. So, napili namin yun kasi bago kasi siya. At the same time, magkakaibigan nga kami at yun ang langin namin pinapakinggan. So, talagang yun na yung naging namin, naging choice of music genre na pakinggan at i-perform. Yeah, and if I may add to that, tsaka very interesting na makita ng mga tao yung skills na yon, kasi nga since hindi pa siya kalat, pag nakakita sila ng nagra-rap, parang uy, it's very entertaining. It's a new form of entertainment na talagang nagugustuhan din ng mga tao. Tsaka nabanggit mo yan. Tama yan. At the same time, ang rap music kasi, if I can, kung maiisipin mo, ang rap music lang ang merong, kumbaga, freestyle na pwede kang gawin. Like, ibang genre, hindi ka naman, pwede kang mag-freestyle but not the same as the freestyle you can do with rap. So, talagang iba yung genre siya na, pwede ba yun na may beat ka lang, iba yung naging lyrics tapos pagpasa ng mic, iba na naman yung lyrics. So,
rap lang yun ganun. Sa rock, meron siyang talagang lyrics para sa song mismo. So, yun lang ang kagandahan din ng rap, nagbabago-bago. Yeah. Bakit hindi gumawa ng album ang Baseline Passes sa Donggalo Records? Go. Bakit walang album ang Bass Rhyme with Donggalo Records? Well, first of all, nung nabuo ang Bass Rhyme, wala pang Donggalo Records. Kasi halos kakumpisa pa lang ni Andrew nung time na yon. So, and of course, pag napasali ka sa record label, meron kontrata yan. So, we're binded with a contract with Viva RJ. So, you know, in short, meron kami commitment sa kanila. So, hindi kami pwedeng ma-involve sa ibang recording label. And nung time na nabuo ni Andrew ang Donggalo Records, yung time na yun, doon na rin umalis si Jay papuntang, nag-migrate na papuntang US eh. So, yun na yung time na medyo may halt yung Bass Rhyme. So, yun lang yun. Nung panahon nyo ba nung 1990s, nagkaroon din ba kayo ng beef with other rap groups? Well, at the time, actually, ang pinaka kaguduhan ng time na yun is between hip-hop and mga punk rockers. So, kasi nagmi-meet up sa Glorieta, andun ng mga breakdancers, which is elemento ng hip-hop, and mga punk rockers. Pag nagkasalubo, nagkatinginan, nagkakaroon ng gulo. Alam mo, as we all know, mga punk rockers, medyo mga war freak yung mga yan. So, you know, napapag-isahan ng mga hip-hoppers. Pero, between hip-hop and hip-hop, like breakdancers, ang gulo lang nangyayari dyan is sa dance floor. Sa battle, sa dance floor. Pero after that, it's all love. Parang iba-ibang grupo, magkikita lang sa Glorieta, sa ibabaw ng linoleum, magbe-breakdance, which is kasama si Andrew and Francis M., which is kung saan nag-umpisa talaga ang hip-hop sa Pilipinas is because of breakdancing. Alright? And then, yun lang. Yun lang ang pinaka naging kalaban ng hip-hop at that time was just punk rockers. So, beef between rap artists wala kasi just like what Jay said, it's all love, no? Kasi during that time when we started in the 90s, there's only a very small handful of rap artists. So during that time there's only two major record labels na nagpo-produce ng mga rap artists. So it's only Viva and Octo Arts, pero walang beef. So Viva, we had Andrew, then of course Bass Rhyme, Denmark, Rap Asia. Tapos sa Octo Arts naman, you had Francis, Michael V, and Lady D. Pero it's all love. You know, as a matter of fact, meron ding mga shows na nagkasama-sama kami, pero it's really walang friction. You won't feel any friction kasi everybody supporting everybody. So yun ang maganda during that time. Ano ang hip-hop para sa inyo? Hip-hop para sa akin siguro yung kultura mismo na ginagalawan tsaka kinabibilangan natin, whether it be music or yung dress style or kung paano ka mag-isip. Pero syempre may sarili ding language, kumbaga yung iba-ibang elemento ng hip-hop. Pero hip-hop is, you know, what you do, yung ano mo, lifestyle mo, pretty much. Tsaka kung yung music na pinapakinggan mo, pinapakinggan and, you know, pinapractice at the same time, pinaperform and all that. Well, para sa akin, ang hip-hop kasi, yung apat na elemento eh. Para sa akin, yung pag-DJ, that's the first one. Yung pagsayaw, yung mga b-boys, yung graffiti art, at saka yung pag-rap, yung MCing, yun yung para sa akin, yun ang apat na elemento ng hip-hop. So, pag sinabi mong hip-hop, yun kagad, yung apat na yun sa isip. Yeah, like hip-hop is a lifestyle. Kumbaga. Meron bang old school and new school sa Pinas? Bakit? Well, in our opinion, talaga meron eh. Kasi hip-hop, it transcended. Tapos nag-evolve talaga yan from its roots. So just like any music genre, you know, you can look back paano ba nagsimula ang rock and roll sa Pilipinas? You know, it was derived from outside influence outside the Philippines, pero we still managed to make it our own, diba? So ang maganda
even though there's divide between old school and new school, continuously na nag-evolve yung ano eh, yung music genre. So as long as there's a growth and ever evolving yung ano yung hip hop, laging may bago. So syempre merong luma na nagsimula, tapos hangga't you know, you don't know how rap is gonna be in like 20 years or 30 years from now. So hangga't nag-evolve yan, laging may bago. Yeah. Tama. Well, para sa akin, depende sa interpretasyon at kaalaman ng nakikinig yan eh. Hindi bigyan ng distinction ng salitang old sa new kung walang pinagkaiba, kung walang pagkakaiba, o pinagmulan at hanggang sa kasalukuyan. Yun ang sa akin. Kumbaga, talaga merong pagkakaiba ang old sa new. Okay, so ako naman, para sa akin, meron. Merong old school tsaka new school. Kasi first of all, i-define muna natin ang mismong ibig sabihin ng terms na old school tsaka new school. In general terms kasi, pag sinabing tinawag kang old school, ibig sabihin nun, ano ka, traditional ka or old fashion. Tapos yung new school naman, obviously, yun yung opposite ng old school. So, kung iahangin mo naman sa hip-hop culture, especially sa element ng rap, element ng hip-hop, which is rap, ang old school ay yung style ng pag-rap na, you know, yung flow mo, yung rhyming style mo, eh, pati yung the way you dress up, pwede kang makonsider na old school depending kung paano ina-express yung sarili mo sa mga ganon na branches ng ano ng pagiging old school. Tapos ang new school naman, syempre yung mga modern style na narinig natin ngayon, mga trap, yung mga iba-iba pang style diyan, yun ang ano. So, in short, meron siyang old tsaka new. May difference. That's right. Existing pareho. Yeah, tama. Yeah.